Ay. Ay, pango ka pa. Natin kung mag-aapekto yung sealant. Ayan. Tignan natin. Sisingaw. Ay! Medyo ang laki ng pako niya. Tornilyo pumasok dito. Ngayon, pagkatanggal ko kanina, hindi ko na lang na-video. Sumingaw, lakas ang singaw. So, pinabayaan ko lang muna kasi may silat naman to. Pero kailangan siyang paring lagyan ng hangin tsaka pa-check sa mga nagbo-vulcanizing kung kasi sobrang ano eh. Sobrang laki oh. So, eto yung coolant. Kailangan iaayos lang natin ng konti. So yun na nga mga katrabs, ito yung coolant na lumabas kanina, hindi ko na i-video ulit. So, lakas ng singaw, talagang pagtanggal ko dito sumingaw ng todo. Lakas ah, laki oh ah. Tornilyo pasok na pasok. Ngayon pagkatanggal ko kanina, ayun na yun, sumisingaw-singaw pa. So kailangan pa rin talaga siyang ipa-check sa ano, sa vulcanizing. Papa ano natin ngayon. Mahirap na. Parang hindi maano yung coolant. Tingnan natin mamaya kung anong pwedeng gawin ng mga ano, kasi malakas pa rin eh. Medyo sumisingaw-singaw pa rin siya. Ay coolant, yung sealant pala, sorry. Sealant. Yung sealant. Medyo malakas ang singaw ng sealant. Hindi, parang hindi kakayanin. O siya, mamaya. Daling ko muna sa ano? Sa mga nagbo-vulcanizing. Ayun mga ka-travels. So, hindi kaya yung sealant. Kaya pumunta na ako sa mga vulcanizing ko. Halbo na rin, no? Ha? Halbo na rin. Ha? Ano yung sealant niya? Hindi kaya yung silat, no? Pag malaking ganyan, hindi kaya. So, yun. Pag malaki daw ganyan, hindi kaya. So, nandito tayo ngayon kay, ano? Dito sa may vulcanizing, dito sa may Angeles City, sa Fountain Road. Ha? Atras. Ayan. Atras ko lang. Sige. Ano binunod mo kanina? Diretso yung ano? Pang ano? Hindi, diretso yung pag ano. Hindi, medyo curve siya, naka-curve yung ano eh. Curve yung pako. So yung mga tersilan, ang kaya lang na, yung mga maliliit lang. Mga kulang na sa sila to, isa ba yung binili mo? Hindi, isa. Tigisa sila. Magdagan mo pa ang isa niya para magdagan mo pa ang isa. Magdagan pa ng isa. So yan. Yan yun siya. Medyo na ano na. Okay na yan. So, ganyan lang yan. So, sabi niya, ano yun daw niya, dagdagan ng isa para mas safety. Kasi, wala eh, bilis eh. Tuloy-tuloy pa rin yung ano niya, yung sigaw niya. Parang okay, so, check lang niya. Yan yung sigaw pa siya. Wala center stand, no? Ha? Wala center stand. Wala center stand niya. Yan
Hindi, lagyan mo pang isang sila niyan, matatakpan yan. Di ba may silang dyan? May silang dyan, boss. May silang dyan, boss. Para matakpan. Wala. Okay. Ilalim na? Oo. Sa ilalim. Ito to. Puro ko pala korte. So medyo... Matakpan yan. Ito ang problema sa mga motor. Mga big bike, mahirap pa vulcanism. So ayun na mga ka-travels, medyo natanggal na yung ano, natanggal na yung singaw. Pag ano na lang, medyo matatanggal din yan, matatakpan siyang kusa. Kaya huwag kayong nervyusin. Kaya ito 70 pesos lang, babayad natin dyan. Kaya mura lang. Kaya pwede na. Diba? Ito lang ano, ang advice ko, huwag kayong matakot kapag napako kayo, tanggalin nyo, tapos yan yung ano pa ito. Ganyan lang naman yan eh. Ha? Ay, medyo okay na. Biyahin na naman. Ciao! So, ayan, mga katrabs. Medyo okay na siya. Pinatusok lang na natin siya. Ngayon, hindi na siya nagbabubbles. So, wala na siyang singaw. Kapag ganyan palaki yung pako niya, o kahit anong whatever na napako o na tornilyo, mas maganda pala wag ninyong bunutin. Dalhin nyo na kagad dun sa mga nagsashop, mga vulcanizing shop. Yung tapos, dun nyo patanggal sa kanila. Mas safe. Pero okay naman. Okay naman yung ginawa ko. pwede nyo rin gawin na itry nyo muna yung sealant na pabayaan nyo sa lumabas. Tapos kusa naman siyang magsasara. Pag natuyot na, okay na. Pero ito kasi medyo malaki ang butas niya. Kaya hindi niya masyadong kakayanin. Kaya kung kaya. Kaso medyo matagal. Para sa safety na rin. Medyo nakakailang kasi. So, ganun lang. Ito lang yung na-experience ko. First na napako ang aking NK. Alright, see you mga katrabs. Ciao, ciao!